Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamalakas, pinakapowerful at pinakamaraming multiple launch rocket system o MLRS. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Multiple Launch Rocket System o MLRS ay napaka-epesyente ito at napaka-powerful na weapon system na sadyang dinidisenyo para makapag-deliver ng matinding pinsala sa anumang mga target sa pamagitan ng sangkatutak na rockets o barrage of rockets. Ang system na ito na kung saan kasama ang launcher na nakalagay sa mobile platform na kadalasan track vehicles ang ginagamit para sa mabilis na mobilization and relocation. Ang MLRS ay di gaya ng mga conventional artillery. Ang MLRS, mas epektibo ito, mas effective ang kanyang range at fast fire rate at self-propelled characteristic, lower recoil, higher payload, and mas greater accuracy. At ang MLRS ay kaya mag-operate sa pamagitan ng satellite navigation at dahil dito napaka-accurate ang kanyang positioning. Ngayon, tingnan natin kung anong mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamalakas at pinakamaraming MLRS. Tatandaan natin na ang mga MLRS, lalo na ang mga moderno at mga bagong MLRS, ay hindi lang rockets ang nilalance nito, kundi pati na ang mga tactical ballistic missiles. Ngayon, unahin natin ang bansang Indonesia. Ang Indonesian Army ay may tinatawag na Abibras Astros 2 MLRS na gawa ng Brazil na kung saan mayroon silang 63 lance of Astros 2 MLRS ang Indonesia. Na ibig sabihin nito, mayroon silang 21 batteries of Astros MLRS. Primeiro. Segundo. Terceiro. At ang Indonesia ay marami pang TBM na gaya din ng Bura na gawa ng Turkey. Ang Malaysian Army naman ay mayroong 18 to 20 batteries of Astros 2 MLRS na galing pa rin sa Brazil, nakapareho din sa ginagamit na MLRS ng Indonesia. At ang Royal Thai Army naman ay mayroong isang batteries of D-11 MLRS na galing sa Israel at mayroon pa silang 12 batteries ang Thai Army na tinatawag na DTI-16 MLRS na gawa ng China. At mayroon pa ang Thai Army na 8 na batteries of DTI-1 MLRS na gawa mismo sa kanila sa Thailand kasama na ang China na tumulong nito. At mayroon pa ang Thai Army na isang battery na DTI-2 MLRS na sila rin mismo ang gumawa sa Thailand. Ibig sabihin na ang galing ng Thailand dahil sila mismo ang gumawa ng kanilang MLRS, lalo na ang DTI MLRS. Sa Pilipinas, mayroon tayong DTI pero Department of Trade and Industry ito, hindi ito pang rockets eh. Kaya talo pa rin tayo. Ang Thai Army ay mayroon pa silang tinatawag na SR-4 MLRS na gawa ng China. Na kung saan mayroon silang 4 na batteries. At ang Vietnam naman ay mayroong 35 batteries of BM-14 MLRS na galing sa Russia. At mayroon pa silang 110 batteries of BM-21 MLRS na galing pa rin sa Russia. Napakarami nito. At ang bansang Laos na kahit akala mo ay nalaos na ay sikat pa rin ito dahil ang kanilang army ay mayroong 4 na batteries of SR-5 MLRS na galing sa China at mayroon pa ang Laos na 10 batteries of Brad-21 MLRS na galing sa Russia. Mayroon silang 10 batteries of BM-21 Grad MLRS na galing sa Russia at mayroon pa silang 6 na batteries na BM-14 MLRS na galing pa rin sa Russia. Ang Cambodian Army naman ay mayroong 25 batteries of BM-13 and 14 MLRS na galing sa Russia
At mayroon pa ang Cambodian Army na 70 batteries of BM-21 MLRS na galing pa rin sa Russia. At mayroon pa ang Cambodian Army na 35 batteries of Type 81 MLRS na galing sa China. At mayroon pa silang 30 batteries of RM-70 MLRS na galing sa Czechoslovakia. At mayroon pa ang Cambodian Army na 15 batteries of PHL-03 MLRS na galing sa China. Ngayon punta tayo sa bansang Myanmar. Ang Myanmar Army ay may 8 na battery na tinatawag na WC-MLRS na galing sa China. Ang WC-MLRS ay hindi lang ito pang rockets kundi pwede rin dito magla-launch ang mga tactical ballistic missiles. At mayroon pa ang Myanmar na 10 batteries of M1985 MLRS na gawa ng North Korea. At mayroon pa ang Myanmar na tinatawag na MAM or MAM Outro MLRS na sila mismo ang gumawa sa Myanmar na kung saan mayroon silang 4 na batteries. At mayroon pa silang BM-21 Grad MLRS na galing sa Russia na kung saan mayroon silang 80 batteries. Grabe, sobrang dami ito. At mayroon pa ang Myanmar na tinatawag na Type 81 MLRS na galing sa China. Mayroon silang 6 na batteries. At mayroon pa ang Myanmar na tinatawag na Type 81 MLRS na galing pa rin sa China na kung saan mayroon silang 7 na batteries. At mayroon pa ang Myanmar Army na tinatawag na MAM or MAM-01 MLRS na sila mismo ang gumawa nito na kung saan mayroon silang 35 na units. Grabe, sobrang dami ang MLRS ng Myanmar. Ngayon punta naman tayo sa Singapore. Ang Singapore Armed Forces ay mayroong 24 batteries, equivalent ito sa 516 rockets na HIMARS. Isipin mo, mayroon silang M142 HIMARS na galing mismo sa US. Napakatindi ang HIMARS na gamit ng Singapore. Ang lahat ng mga bansa sa Southeast Asia, ang Philippines lang, ang Brunei at ang Timor Leste ay walang MLRS. Isipin nyo, kawawa, okay lang yon. Pero napakalungkot isipin, ang Pilipinas daw ay nasa 32 in ranks ng pinakamalakas na bansa sa buong mundo in terms of military ayon sa globalfirepower.com. Eh kaso lang walang rocket kahit isa eh, talo pa sa Cambodia at sa Laos. Okay lang ang Brunei at Timor Leste o Timor Leste. Dahil wala namang nagbabanta sa kanilang seguridad at sa kanilang bansa, di gaya ng Pilipinas na naharap sa matinding external at internal threats, lalo na ngayon sa nangyaring matinding pagbabanta ng China sa South Philippine Sea. Hanggang ngayon, wala pa rin MLRS ang Pilipinas. Ang bansang Brunei naman ay kayang-kaya nila bumili kahit isang dosina pang MLRS dahil mayaman naman ang Brunei eh. Pero ayon kay Prince Bulkiya na hindi niya type ang mga MLRS, ang type niya ay ang mga magandang chicks at chicks eh, ng mga chicks sa Pilipinas. Bago tayo magpaalam, i-shoutout natin ating kaibigan na si Bimar Bayarkal. Hanggang sa susunod, maraming salamat!